books that we are using or the website that we are accessing are from Western countries, so either US or the United Kingdom. Ano po? Okay. So, sa introduction pa lang ni Ma'am Wiseman, nabanggit niya na doon yung healthcare. Ano po? And may opportunities ang bawat isa or everyone in their place to have access with that. However, she pointed out that there are those people who really can't access some medical needs. Am I right? So, sino dito yung nag-agree sa sinabi niya? You can raise your hand, class. Okay. Sino yung in agreement na, na merong ibang tao na nahihirapan to access medical needs? Ano po? Yeah, I just termed it medical opportunities because not everyone talaga ay may oportunidad na maka-access ng healthcare or Medicare or medical services unless lumaki na kayo or you grow up into a family who are doctors or not even doctors but those who are really concerned about your health. Ano po, from the conception or before conception pa lang. So that boils down to family planning as we coined it in our culture. Ayan, maraming nag-raise ng hand actually na nakita ko. Yan. You can actually continue raising your hand if you want to share something valuable to you na makaka-relate din yung iba or makakabigay ka ng information ano sa karamihan. Kasi class, ang dami sa inyo class, may alam na din kayo, may na-research kayo. Hindi ko yun ma-share lahat sa klase, yung mga naibigay nyo sa akin. Kumbaga class, ako yung parang basin. Ano, balde ako o tabo, o ano ba? Hindi tabo, kasi ang liit ng tabo eh. Kumbaga catch basin ako nung mga natutunan nyo, nalaman nyo. Kaya kung may opportunity kayo to share it to more audience, ano, you can do it, especially to your classmates. Ang dami nyo class, ano, magagandang ambag sa totoo lang. Kaya overwhelmed din ako mag-check kasi hindi ako basta-basta class nag-check na. Hindi ko binasa talaga yung gawa nyo. I feel guilty kapag hindi ko natapos yan lahat. Even, di ba, a small portion ng essay nyo or reaction paper or sagot na hindi ko mabasa, guilty ako niyan. Kasi malay ko ba kung doon talaga sa part na yun, doon nyo binuhos yung talagang ano, parang gist or sabi ko nga center of gravity ng natutunan nyo. Kaya I'm really grateful na siniseryoso nyo yung mga activities natin sa lab, although we just meet online. Diba? For physiology, imagine, principles of anatomy and physiology, laboratory, online tayo, class. Nakaka-amaze. Kaya, kahit na ang naging laboratory nyo ay inyong tahanan or kung saan man kayo gumawa ng mga projects, I appreciate that and I am hoping that you are always safe when you are doing our activities here in my subject. Ano po? Okay, in our subject. So going back to what she said, I would like to emphasize class yung field health natin. Sino ba dito class sa inyo yung may coverage pa or as beneficiaries ng field health ng parents nila? Okay, yung ano ka pa, under ka pa ng parents mo sa PhilHealth. Okay. Siyempre, when I ask this, I am aware of your age na, di ba? So, wala. O, sino dito yung may sarili na siyang PhilHealth account? Knock-knock. You can raise your hand. Si Crisel, si Sarah, si sino pa? Okay, si Julie, may PhilHealth na daw, account. Yan, regardless kung nagbabayad na kayo o hindi pa, basta may account na. O, tatlo lang, class. Sige, tatlo. Tatlo lang yung na-monitor kung meron.
Bakit ako concerned dyan, class? Kasi napaka-importante, class, na may PhilHealth account na kayo. Ano po? So, this subject is like a laboratory of life. Ano, hindi lang kayo nag-start na mag gumawa ng project about your integumentary system. Pero nag-i-inject ako, class, ng mga real-life events talagang makakatulong sa inyo. I know you are reading. Nakikita ko yan sa outputs. Kaya hindi ko i-question, class, kung may natututunan kayo. Because you are reading, ano, behind my back or offline. Ba, ganon yung mga terms natin. Ah, magpapakita ba ba ako? Sige. Kaso alam nyo, class, na sa small room lang kami ngayon. Minsan hindi na ako nagpapakita sa classes ko. Kasi minsan talaga, hindi na kaya ng internet. O, tingnan nyo, naka-open cam na ako. Wala pa rin. Ayan. So, ayan. Okay pa naman ang teacher nyo in my, ano, physiology. Nag-check din ako sarili ko sa salamin. So far, so good. Physiologically. But hormonally, may mga imbalances tayo. Like experiencing PMS or premenstrual syndrome. And since I've told you before na self-diagnosis is not totally bad. Ano po, and I constantly go to the doctor naman or medical practitioner to assess me, I can say na may hormonal imbalances talaga ako. And I experience PMS, and may mas malala pa na sa PMS na ayokong i-declare at ayokong sabihin na inaangkan ko siya. If I'm not mistaken, it's PMDD, or I just forgot about it. Pero mas intense siya sa PMS. Okay, so premenstrual syndrome is experienced by many of us, especially girls or women, na capable na or fertile, ano, capable to rear a child or to, ano, to get pregnant. Ayan, so may mga nababasa ako sa mga output new class na, ano, ayan, si Raj nakabalik na. Hello, Raj! Okay, I also appreciate your outputs. Nababasa ko, class. Ano, hindi ko lang ma-mention lahat. Minsan, pag hindi ko na na-commentan yung gawa nyo, in general na lang talaga, feedbacking, ano, don't worry. Yung mga voices nyo naririnig. Sabi ko nga, kung meron kayong platform, class, na mas maririnig kayo ng marami, like YouTube, ano, kahit hindi yan yung pinapagrow nyo, kasi merong set of requirements si YouTube to monetize. Kahit hindi pa monetize, at least meron kayo, diba, so that other people, especially your loved ones, can go back to the good things that you share. And we are doing that already. Relieve ng stress. At the same time, I'm meeting more people around the world. Mas lumalawak yung scope ng ano natin. Not just the influence, kasi I'm not totally more on the influence, but on how I can share something good, na? And I'm open to corrections, to conversations, sa mga nagko-comment. So, yan. Others have their Canva accounts. May mga Canva kayo. Meron din gumawa ng website. This is regarding the Integumentary System Project that I've told you earlier, class, na, kumbaga, your life is the lab talaga, yung laboratory. Ano, we make mistakes or we fail sometimes, class, but we are not totally a failure. So hopefully you remember that. And in case we are put into situations na mahirap talagang makasurvive, ako ang pinipray ko makasurvive tayo, no? Hindi umabot na hindi tayo nakalaban. Just like the situation which happened sa isa naming relative. Naawa talaga ako sa nangyayari sa kanya. Imagine kung nandun ka sa sitwasyon na yon. Your tendency is to fight, actually. I don't know what really happened in that situation, but I hope justice, true justice, will really be served. At hindi na mangyari yun ulit doon. Lalo na kilala yung Capitol na pinagdadausan ng mga activities. Many activities take place in the Capitol grounds, class, right? And malapit na yung ano, malapit na yung Christmas season. May mga activities, di ba, ang provincial government. At hindi, mixed emotions talaga ako, class, sa nangyari. Hindi rin ako makapunta sa Burol. Pero ang hirap. Siguro makaka-recover ako
after everything, hinintay ko class. Nangyari na to sa akin every time na meron akong relative na nasa hospital or alam ko na agaw buhay na siya. Hindi ko talaga ma-process masyado na, ay, kailangan kong pumunta mag-asikaso. Siguro kung yung, ano, siguro kung yung pinakamalalapit talaga sa akin, yung nasa household namin, maaasikaso ko. Pero yung medyo distant relative, or even lola, lolo, ganun. Tapos merong iba naman nag-aasikaso sa kanila. Medyo mas, parang mabigat din yun sa akin. I know kasi mabigat din yun sa kanila. So I just stopped talking much about deaths of loved ones, especially medyo mahirap yung proseso kung paano sila namatay, di ba? Yan. Pasensya na kayo, early morning, ganun yung sinasabi ko sa inyo. That's the reality class dito sa mundo. And we just take courage na gumising and to push through, to move forward, to move on from what's really happening around na katotohanan. Yan. Kaya, Mami, gising na siya. Wait lang, class. Ano? Yan. So, balikan natin, class, yung about sa PhilHealth. You can type in there kung ano yung mga benefits na alam nyo sa PhilHealth. Sa tabi ng anak ko, she wants milk though. So while I am preparing that, I am waiting for your answers about some PhilHealth benefits that you know or have accessed already. Previously, I've told you that my mom usually is the one who facilitates or helps us in accessing this benefits from PhilHealth. Subsidized hospital bills. Yan. Hindi ko sure kung 100% Juliana, ano? Pero parang may iba na 100%. Ano, may mga naririnig ako. Tapos, if I'm not mistaken, sa relatives ko, may 100% sila nakukuha. But I'm not sure if sa PhilHealth yun or sa DSWD. Ano? Yesterday, I went to DSWD class. Wait lang, baby, nahanap ko yung baso mo. Okay. Kasi yung baso. Yan. So, kukuha lang akong baso. Depende po yata, ma'am, sa sakit. Di ko po sure. Oo, tsaka sa age din, if I'm not mistaken. So, aside from Juliana, who else yung may mga alam tungkol sa PhilHealth benefits? Okay, babasahin ko yan, Paula. Sige, dagdag lang kayo. Sabi daw nung anak ko, class, I'm so fast daw. You're so fast! Yan, natutunan ko din yan, class, na pagkilos ng mabilis, lalo na nung nasa abroad na ako. Sa abroad, class, bawal yung ano. Hindi naman sa bawal, pero mas magiging valuable ka sa company or sa amo. Pag sinabi nating amo, class, employer, kapag mabilis kang kumilos, yung alam mo, mabilis kang mag-isip, alam mo agad yung gagawin mo kapag may mga, ano, pangyayari sa company nila na agara-agara na kailangan ng intervention or action. So, yan. Sa mga ano, gusto mag-abroad dyan, class, ako hindi ko kayo pinipigilan. Magandang may experience kayo sa abroad. And if given the opportunity, class, yung may mga exchange programs, why not apply, di ba? Kung gusto nyo, kaya nyo, why not? Baka kayo makuha. May exchange programs ang Ateneo. If I'm not mistaken, nung sa high school tsaka sa college, may sa Japan, may partnership tayo sa Japan. Hindi rin ako sure kung may ibang countries pa na exchange programs tayo. But in other schools here in Naga City, meron din
kami noon sa batch namin na naging exchange student siya. I'm not sure kung... Ay, oo. Kabatch namin siya. Tapos meron pa sa ibang batches sa City Science High School na exchange sila sa students ng US. So, yun, maganda siyang experience. Yan. Kung hindi man, kung may mga OJTs kayo, kahit hindi sa ibang bansa, sa ibang parts ng Philippines, maganda rin yun. So, anong relationship sa sinasabi ko? Yung pagkilos ng mabilis, ano, isang sign niya na okay naman yung physiology natin. And hindi tayo makakapag-work class kung hindi tayo healthy. Kaya ngayon pa lang, talagang mag-invest na tayo sa good health. Ano? Yan. Kaya ako, sabi ko sa inyo, minsan nag-multi-focus ako. Like now, my baby's requesting for milk. No? Hindi ko na ito magagawa kapag face-to-face na talaga yung aking mga laboratories. I'm just hoping and preparing na may mag-alaga talaga sa anak ko na ano, habang ako ay mag-face-to-face classes. Ayan, so sabi ni Patricia tsaka Sarah, ayan, may mga na-mention sila. Wait, balikan ko dun si, ano, si Paula. Sabi niya, sa experience ko po, di siya sa 100%. Oo, sa experience ko din namin, hindi siya 100%, pero pwede siyang mabawasan ng malaking amount, more than 50%. Ano, depende ata akala sa... I'm not sure ha, yung economic status, tapos kung may trabaho, tapos ano pa ba, sa age, yan, may mga ganun class. Tapos may changes na rin nangyari regarding sa beneficiaries. Ano, di ba kayo, ang age brackets nyo, since third year kayo, nasa 20 plus na ata kayo, no, most of you, hindi na kayo kasama doon sa beneficiaries ng parents nyo. So, dapat talaga, meron na po kayong sarili nyong PhilHealth account. Ano po? Kaya, class, kung okay lang din sa inyo, this is a sort of a final requirement na rin. Do something for your PhilHealth account. Ano, your parents or some guardians can help you, or even your classmates, with your classmates, you can go to the PhilHealth office sa magsaysay. Ano, kung alin yung pinakamalapit sa inyo. Taga, nandito lang ba kayo lahat sa Bicol? Taga Bicol ba kayo, class? Sino dito yung hindi taga Bicol? Sabi naman ni Patricia, may bawas po yung bills kapag na-hospitalize. Yes, yung hospitalization kahit sa public or private, meron pong ano, benefit yan sa PhilHealth. Same po, konting bawas lang, sabi ni Ira. Okay, again, sabi ko nga sa inyo, nasa edad na kayo, class, para magkaroon ng sarili nyong PhilHealth account. So maganda po ang benefits habang wala pa kayong ano, yung parang fixed na work na meron talaga kayong private medical insurance, yung sarili niyong ano, effort or from your company, start with PhilHealth. Good help. Ano? It really can help you. Pwede na rin kayo, class, magkaroon ng beneficiaries niyan. Pero ngayon daw, class, hindi na pwedeng maging beneficiaries yung parents nyo. So, pwedeng relative, lalo na yung mga kapatid, meron kayo, yun ang ilalagay nyo. Ano po? So, yan. Hahanap ako ng ano update sa inyo yan, ha? Parang ano siya, part ng final requirement natin. Oh, ayan. Excited na ako sa next ano ko, good news. Actually, good news na yun kasi... For you, class, ano, dapat mayroon na kayong mga ganyan. Lalo na kung, limbawa, biglaan, kukunin kayo abroad, ayan, iti-check yan yung health nyo. Ano, or kayo, halimbawa, sa inyo yung iba, nagtatrabaho, sinasabay ang pag-aaral, pagtatrabaho, hindi ka kukunin kung hindi ka physically fit, tinitingnan yung lungs, ina-x-ray, kinukuhanan kayo ng dugo. Yung iba, complete blood chemistry. Mas maganda yun, class, ha? Yung complete blood chemistry. Magkano ba yun dito sa atin? Siguro nagre-range ng 500 to 1,000. May iba na mas mura sa mga public hospitals na sa 200 something. So, dyan makikita mo kung ano yung mga sakit mo.
ano na related sa dugo. Okay? May leukemia ka, anemia, etc. Kung may ibang virus na naka-inject sa dugo mo or kasama dyan, machi-check yan. Ano po? Pwede yan madiscountan. Sa DSWD, pwede kayong lumapit. Ano? Kung sakaling mag-undergo kayo ng ganyang test. Yan. Tapos sa ano naman class, sa PhilHealth, kung halimbawa lang, hindi ko namang sinasabing mangyayari, kung ma-confine kayo sa hospital, meron din po yung bawas. Ano po? Okay, pero kailangan may proof kayo na member kayo ng PhilHealth. Ang tawag ang tawag doon ay MID, yung parang membership ID. Yung membership ID, of course, identification mo yan na meron kang PhilHealth account, tapos paper yan na ipiprint. So, anytime you can go to PhilHealth, tapos pwede kang mag-ask to print your MID or no, or your PhilHealth membership ID. I'm not sure now kung how much, pero hindi naman yan naabuti ng 500, less than 100 siguro, or minsan free pa nga, kahit yung pagpapa-ID, libre lang class, ano, or may minimal amount. Ano, compared mo naman sa benefit na makukuha mo or ng relative mo na magiging beneficiary mo. Ano po? So I'm mentioning this class kasi pwede itong ilagay natin as final requirement. Actual yung gagawin. Ano, para prepared na kayo. Ano pa ba? Pag pumasok kayo ng work, yung formal work, may employer na kayo, papaasikasuhin din yan sa inyo. So ngayon pa lang, kung may time na kayo at bibigyan ko talaga kayo ng time. Diba, marami pa tayong Fridays. O, ayan, pwede kayong gumala. Hindi kayo gagala with a purpose kayo. Ano, mag-i-inquire kayo sa PhilHealth kung ano yung mga benefits na pwede nyong makuha. At the same time, mabigyan na kayo ng account. You can ask your parents about it then para mag-guide nila kayo. Kasi, kung may mga na-hospitalize na kayong relatives, may alam na sila. Ano, yan ang mataas na posibilidad na meron na. Ano, adulting yan. Oh, check ko kung ilan pa yung mga Fridays natin. 1, 2, 3, 4. Oh, may 4 Fridays pa tayo. Siguro, you can allot, ano, a time na may mga friends kayo dito sa klase. Daddy fixed it. Yan. Yung daddy niya pala nasa hospital. So, yan class. Sabi ko nga, a very long day for me. I don't know, baby. Wait lang, baby. May klase ako. Tapos nagtitimpla pa ako ng milk mo. Grabe, no? Yan. So, going back, may ilang Fridays pa tayo class. Hindi ko na binilang yung ilang Fridays ng December. Kasi talagang ang December class, first week ng December, todo na akong ano yan, computation ng grade. Kasi magpa-party-party din ako. Party-party. So what do I mean by party? Tulad ng president, charot. Ano, gusto ko din talagang mag-relax muna. Isipin na yung December ay para sa family. Kaya aagahan ko talaga pag-compute ng grades. Kaya hopefully may mag-make sense yung ilang mga days pa nagmi-meet tayo. Ano, may gagawin kayo for yourself. Yan. Yeah. Okay, the next is yung isang highlight natin sa project. Ayan, nag-screenshot ako kanina. Meron din ako class na binigyan ng exemption. So yung... Baby, wait lang. Nagpapapansin siya class kasi alam niyang may mga kausap ako. O, tingnan mo mga ate at kuya mo, nakikinig kay mami. Wait lang po, ano? Yan, may binigyan ako class ng exemption. Kumbaga 100 na siya sa pre-final exam sa lecture. Ayan. Ang magiging ano nito class, parang catch is habang nag-check ako ng mga project nyo dun sa integumentary project, mas nare-realize ko kung gaano kayo nag-effort. Kaya ang gagawin natin class, yung integumentary system project nyo, ayun na rin ang magsiserve na pre-final exam nyo. Gusto nyo ba yon? Okay?
Kasi di ba may na-highlight akong ano, sabi ko exempted siya. Kaya the rest of you will be putting something about the integument, the endocrine system. Okay? Halimbawa, di ba lahat na kayo halos nakasubmit? Tatlo na lang hindi nakakapagsubmit ng integumentary system project. Yeah, baby, you steer that. Ano? Okay ba yung sa inyo class? Yung integumentary system project nyo, yun na po yung inyong magiging pre-final exam. Okay? Okay po, sabi ni Charlie Ann. O, di ba? Bawas na sa ano? Sa stress? Kasi class, next week, pre-final exam week na. Unless ma-move yun ng konting days. Di ba? Kasi nagbagyo. Excuse? Kasi nagbagyo. Uy, welcome! Pasalamat na agad sina ano o, sina Sophia. Uy, you're welcome din. Actually, ano, help din to sa akin class. Kasi ang dami ko talaga minabasa. O, di ba? Hitting two birds in just one stone. Pero actually, ang dami niyong mahihit na mga learning. Kasi, dinadisect ko class kada ano ha, kada yung di ba may engage kayo, may explore, etc. Yan, tinitingnan ko talaga kung papaano nyo inirelate yung buhay nyo. Ano, dun sa questions. Yan, welcome! Okay, so yun ang magiging ano nyo, pre-final exam, yung integumentary system project. Kukomentan ko na lang dito. Ano? So, ang mangyayari, i-upload nyo na lang siya ulit doon sa lecture component. Ano, sa lecture component. Kung meron dito sa atin na wala siyang, well, hindi siya part ng lab component, so yun ang gagawin niya sa lecture component. Ano, yung wala lang dito. O, para lang naman. Pero kayo, kumbaga, since ako yung teacher niyo sa lecture, ako din yung teacher niyo sa lab, so isahan na lang yung naging effort. Ano, yan. Also, yung sinabi kong exempted, kahit hindi na nagawin yung additional task, maiksi lang naman yung additional task class. Halimbawa, tapos na ni ano, ni Kathleen yung project niya. Ang lalagay niyo lang doon ay pwedeng mag-comment lang kayo or injectan niyo lang ng konting parang one sentence or two sentences, a topic that applies to you about the endocrine system. Why? Kasi you have mentioned homeostatic imbalances, di ba? Part ng integumentary system project nyo, yung homeostatic imbalances. And now that you have heard more about cardiovascular system sa lecture natin, di ba, yung endocrine system and how it is related to the muscular and the nervous system, somehow you can give an idea of what to inject more, ano, na nakikita nyo sa sarili nyo. Oh, by the way, class, meron pa kayo nung ano, nung yung self-diagnosis. Ala, nag-start na ako magbasa ka. Nung ano pa, last week pa, I think, until last night. Class, ano, I am really having mixed emotions na natutuwa, na feeling ko I am responsible much. Kasi, class, sa totoo lang, serious yung mga nakikita kong ano, self-diagnosis nyo. Kaya, how much more, diba, kung maging adult kayo, mas maraming challenges. Kaya you need talaga ng assistance na sa healthcare nyo. At lalo pa ngayon na pinupush sa ating government yung yung mental health. Ayan. So, baka balang araw class may mga ano na tayo, mental health facilities dito sa Naga. O, diba? Mas maganda yun. Also, may ano ako, i-share ako sa inyo class. Konti na lang tong time. Ano, para makapag-breakfast naman kayo dyan. Merong bagong ano, bukas na City Health Office dito sa area namin. Malapit lang class, walking distance. At the same time, if talagang emergency, pwedeng ano, magpa-jack lang kami or mag ano, motor dyan or mag-car kung available yung car. Puntahan namin, mabilis lang class. Sabi ni Faye, meron na po. Chu baby. Kung sige back to your ika or your voice. Oh, sige, wait. Kaso sabihin sa amin, hindi naman na tinututupan, napapabayaan na lang po yung facility and pasyente. Sige, mag-watch ka. Wait lang, class. Ano yan, Faye? Ang pagkakaalam ko yung ano yan. Kadlan. Kadlan ba yun? Yan, Kadlan Pili
Is that the name of the institution? Or that's the name of the place? Kasi di ba yan yung place? Ano ba yan? Naalala ko na naman. Sorry, wait lang ha. Bigyan ko lang ng ano, kaabalahan yung anak ko. Pagkakaabalahan. Place, ah. O, tapos yung mental health facility dyan, class. Meron din kasi ako class na relative. Bakit, Faye, nag-sorry ka? Okay lang yun. Ano ba naman? Hindi ko rin naman fully alam. Ayun. Yan. Basta ito related nga ito dun sa final exam. Wait lang ha. O, yan, baby ko. Maghanap ka na dyan ng papanoorin mo. Binabantayan ko naman ang anak ko kung anong pinapanood niya. Yan. Yan. May iba kasi ang kakilala, class. O, relative na. Sabihin ko na. Na kailangan niya ng assistance talaga sa mental health niya. Tapos binibilhan siya ng mga gamot. Kaso hindi kinaya, class, nilabas lang din. Kaya ako medyo alarming, class, yung mga mental needs, mental health care talaga. So, tingnan niya yung recent situation, ha? Yung nangyari sa ating kaibigan. Diba, may ano daw, may celtic daw. Ano ba ang term, tamang term sa brain? Tapos sabi nung nag-adapt daw sa kanya na nasa ibang bansa, OFW, mabait daw yun. So gaano, paano mo maa-assess ang isang tao na hindi siya makakagawa ng masama dahil lang kilala mo siya na mabait siya? 'Di ba? Hindi 'yun yung tamang assessment. Hindi 'yun logical, 'di ba? Parang 'yun, nag-voice out ka lang para may masay ka, para makita ka na buhay ka, na exist, na pinagtanggol mo yung tao. Tapos 'di ba umamin, class? Ako hindi ako naniniwala na 'yun na yung final talagang judgment or justice sa nangyari dun sa ating kaibigan. Alam ko na may mas malalim pang rason at mga taong dapat managot doon sa nangyari sa kanya. Kaya, kailangan talaga natin yung mental health care. Ayan. Kaya, class, dito sa amin, I am more than happy. Yeah, more than happy talaga. Grateful na meron ng malapit sa amin dito sa May Santa Cruz. Ano kasi itong area namin, intersection ng maraming barangay, tsaka munisipyo, tsaka city ng Naga. Kaya dinadagsa na siya, parang every minute may mga na siya pasyente. Yan. Tapos yung isang doktor doon na na-meet namin ng asawa ko, anak siya ni Doc Joseph Sakari Abad. So siya yung the second kasi same name sila, o the second doctor siya sa Legazpi Albay, tapos yung anak niya andito sa Naga. Oh, ayan. Kaya nakaka-proud na may mga ganitong facilities dito sa ating locality. Mas mapapa-improve yung health system. O, hindi na ako yung tipong na yan sa BMC, 'di ba? Yung late kong sabi sa inyo, yung mga ganyang mga negative. Hindi naman negative, pero yung observations talaga na hindi naman siya ganoon ka kaganda i-share, lalo na sa klase ng tax na binibigay natin, 'di ba? Dapat talaga i-improve nila. So going back sa pre-final exam, okay, so that's the good news for your lecture component. Yung inyong integumentary system project will be considered as your pre-final exam. You just need to upload that. I will just post some instructions later on. Kasi napaka-long din ng day ko. Class, for this day talaga, ang daming nakapilang gawain. Pero ayan, good news na yun sa inyo. Same as skin or integumentary project, plus inject a topic that applies to you about the endocrine system. Or pwede rin yung muscular or nervous system. In-emphasize ko si endocrine system kasi most of the input that I have read from you mentioned endocrine systems, homeostatic imbalances. So, yung homeostatic imbalances, halos,
pupunta yan sa topic na hormones. Ano po mga hormones natin? Mga chemicals na nagkakos ng imbalances. Okay, dahil na rin yan sa genetics, diet, etc. Ano na nagre-reflect diba sa skin nyo? Ano nakikita sa integumentary system? Plus, ang integumentary system, hindi lang siya sa skin ha? Sa hair, sa nails, ano pa ba? Yun, nail, hairs, teeth. Sa teeth din. Okay? Yan. So, baka maidagdag nyo. Konti lang. No problem. Example, halimbawa ako, may integumentary system project ako na may 5Es. Gusto ko siyang mag-inject pa ako ng idea about the oxytocin hormone. Ayan. Yung oxytocin hormone class, kilala siya as the love hormone, relationship hormone. Clarification, sabi ni Elizabeth. Sige, wait lang. We will edit po yung submitted out for integumentary or we will add a separate file. Good question, Elizabeth. Kahit hindi ka na mag-edit nun, it's up to you. Ang okay lang sa akin, i-upload mo, i-re-upload mo sa lecture as pre-final exam, tapos commentan mo na lang, di ba? Magko-comment ka na lang privately to me na ito yung additional info mo about what you think is related to you sa endocrine system mo. Ano po, Elizabeth, halimbawa, sa akin nga, yung oxytocin. O, di nag-upload na ako ng aking, same project. Same project sa lab, in-upload ko siya sa pre-final ko. Nag-comment na lang ako na, nag-comment ako, private comment na mababasa ng teacher ko na, the oxytocin hormone really affected me during my breastfeeding journey. O, hindi naman kayo nagbe-breastfeed pa, di ba? Unless mga parents na kayo or may anak kayo, may baby kayo na capable kayo mag-breastfeed. O sa akin yun, example ko yun. Yung oxytocin talaga, mas nakita ko siya class na nag-work sa akin nung ako ay nanganak na class. Hindi pala yan class automatic na kapag buntis, may lalabas ng milk sa breast ng babae, sa nipple, hindi. Labas milk. Opo, dun sa, di ba nagbe-breast, nagbibibi ka kay mami? Nung pinanganak ko siya class, hindi naman automatic lumabas yung milk. Hindi. Kailangan pala class, magsak muna yung bata. Tapos may certain action na gagawin yung ating katawan. Imagine niyo yung katawan. Tapos, kumbaga, hindi ko siya kinokontrol class. Ano siya? Parang voluntary talaga siya. I mean, involuntary. Pero may magagawa class yung mental health ko. Yung preparation ko bago ako nabuntis, habang ako nagbubuntis, at pagkatapos kong manganak. Ganun class, sabi ko, amazing talaga yung katawan ng babae. Oh, sa mga lalaki, amazing din naman yung mga katawan nyo. Nasaan ba yung mga boys natin dito? Raj, ikaw lang ba ang dito? Wait lang, nakikita ko yung ibang guys natin dito. Yung mga male gender natin. Amazing din ang katawan nyo. Si Raj lang talaga. Raj, nasaan yung mga ano mo dito? Ka-gender, ay ka-ano mo, ka-sex. I mean, huwag kayong maano yung sinasabi kong sex, female or male, ganun ha. O yan, sa male naman, mas may malakas silang muscular system. O paano kung nasabi yan? Because of their built-up sa katawan talaga nila. Lalo na pag nag-enter na silang puberty, mas matangkad na sila sa atin, yung karamihan sa kanila. Diba? Mas malalaki muscles nila. Mas malaki din yung ATP production nila. Ayan. Kaya, ma-observe nyo din sa ibang mga lalaki, mas malalakas sila kumain. Diba? Ayan. So, sana nga lang, ito lang yung observation ko din sa mga guys, kung gaano kayo kalakas in terms of your sexual desires, ganun din dapat sa brain. Diba? Intellectual. Intellectually. Para magtulungan at wala masyado yung mga sinasabing anong tawag doon, nadi-discriminate ang mga babae. Kasi mas malakas kayo physically. Pero may mga babae din na intellectually mas magagaling pa nga, di ba? May mga nagiging presidente na, part ng cabinet, or ng decision body, lawmaking
processes sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? So, going back to sa example ko, oxytocin, yung hormone na oxytocin, nare-release ng katawan. Ang brain, syempre nasa brain niya, magsisignal na i-release siya. Ano po? Tapos, may letdown, may action na letdown para lumabas yung yung breast milk. So, manonourish. It is. So, manonourish na agad yung baby. Makukuha niya agad yung colostrum dun pa lang sa onset na magsak siya. Ano, binibigyan yan class ng halos 30 minutes to an hour ang nanay, nakakapanganak pa lang, tsaka ang baby na may skin to skin ano sila, touch or connection or moment pakapanganak ng nanay. Ano? Yan. Ano siya? Normal siyang nangyayari sa katawan ng babae. Kaya yung mga babae class na nahihirapan sa pag-breastfeed, ano, kaya pa yung ma-resolbahan. Ano, yung bagang willpower, nakakatulong yun. Tsaka preparation talaga. Kaso, diba, noong mga unang panahon class, hindi pa talaga ganun ka-supported ng government, ng ating community in general, ng ating society, yung mga nagbe-breastfeed na mga working moms. Kaya yun, naaasa na lang sa mga gatas, yung mga milk supplement. Kahit na sobrang mamahal, kakayaning bilhin talaga yun ng mga parents kasi pareho naman siguro silang nag-work ng husband niya or silang mag-asawa. Kaya yung mga mahal binibili. Ano, ako, hindi naman yung kamahalan talagang binibili ko, although nag-try kami. Ano talaga, breast milk talaga yung pinaka-chosen kong ano, nourishment sa anak ko. Lalo na nung infant years niya. Ano po? So yan, marami akong pwedeng ma-share about that kasi dyan kami nag-trending halos sa YouTube namin. Kaso sa culture kasi natin, hindi tayong tipong ano, parang okay kapag na-expose ang breast, di ba hindi? So may mga censored kaming ganun. Pero ina-accept na siya ni YouTube kasi nakaka-inform siya ng maraming tao. Plus, so sabi ko, nakikiya din ako. Pero ano eh, it's like an advocacy. Advocacy talaga siya, class. And kailangan mamula tayo na dyan pa lang sa family planning, sa nutrition ng bata, magsisimula yung magandang future niya. O, diba? Kaya, ingatan nyo kung ano yung mga pinapasok nyo sa katawan nyo, pati sa isip nyo. Kasi, these are the food for your body. Okay? Kung sinabi kong body, kasama dyan ang brain, 'di ba? Ang mental health. You know, there is a recent study na ang puso at ang utak, the brain and the heart are really connected to one another. Kumbaga meron silang directly proportional relationship. Kaya kung masaya ka sa ginagawa mo, may possibility na maganda ang tibok ng puso mo. Kaya baga pag may mga taong in love, o diba, parang ang saya ng buhay, ang gaanda, o diba, anong mga hormones yan? Halos nagpe-play lahat ng hormones dyan, pero may mga hormones class na yung para sa stress, yan yung mga ibababa natin. If I'm not mistaken, that's the cortisol, yan hindi siya maganda na masyadong mataas ang level niya. Pero maganda na balance lang talaga siya. Ano, kasi pain is not totally bad for our health. Ano, meron tayong mga feedbacking system sa katawan, the negative and the positive feedbacks, na very normal sa atin. Ano, so hanggang dito muna ako. So, sa husband's case ko naman class, nabigla kami sa nangyari sa kanya. Kasi we know na parang ulcer lang yung problem ng husband ko. Tapos, naging active kasi sa farm, tsaka sa fishing, sa Tikaw Island, Masbate. And hindi ko na rin ikaila sa inyo na umiinom siya doon. Pero hindi naman kagrabihan. Siguro talaga time na yon para i-remind siya na to really take care of his health. Kasi hindi pa siya 40 class eh, yung asawa ko. Yung nararanasan niya ngayon, pang 40 years old above. Imagine that. Parang na-speed up yung physiological homeostatic imbalances niya. So nakaka-alarm. Kaya sabi ko, kailangan niya ng medical check-up. So kumuha kami class ng Certificate of Indigency
It's for the indigent. Itong sinabi ni Ma'am Wiseman, sana ano nyo, napakinggan nyo kanina, sa mga kakarating pa lang or hindi yan napanood, pwede nyo yung panoorin, tapos i-contextualize natin dito sa Philippine setup nga. We need PhilHealth. Kung kaya nyo, may personal health, Medicare or medical card, whatever, pwede nyo gawin or kunin, gamitin from your parents siguro. Pero kayo pa lang, sana meron na kayong PhilHealth account. Tapos, in case may halimbawa may mga emergency kayo, gusto nyo ng discount, pwede sa PhilHealth, pwede rin sa DSWD. Okay, Department of Social Works and Development. Oh, yes. Sa hospital, sintaw nilang SWD kasi Social Work and Development sa local government level. Ano? Imagine plus yung aming bill sa lab test ngayong araw ha. Ngayong araw nagpa-lab test ang asawa ko. Hinatid lang siya ng kapatid ko sa Naga City Hospital. Nabawasan plus ng halos 90% ng ibabayad namin. So hindi ko na i-mention kung how much is that. Pero yun, 90% hindi na namin babayaran. Kinover na ng DSWD. So ang next namin is yung ultrasound, which is mas mahal. Class, grabe. Yung whole abdominal area ng asawa ko, i-ultrasound siya para mas makita ng doctor kung kumusta na yung mga lamang loob, yung mga organs na nandoon, which are liver, gallbladder, pancreas, stomach, small intestine, large intestine, etc. O, di ba? Bongga, kaya siya mahal, class. So, yun, we are hoping na makakuha pa kami ng support. Sabi daw sa DSWD, pwede pa. Hindi ko muna idaan sa PhilHealth kasi na-stress ako lately sa PhilHealth. Pero the good thing is, may consistent payment kami sa PhilHealth from my work here in Ateneo. Ayun, plus, important yan. And also, I have my insurance, yung VUL. Maganda yung plus na may insurances tayo. Tapos, kung wala kayo, at least beneficiaries kayo ng relatives nyo. Ah, diba? Kung may mga partners na kayo dyan, be very careful. Dapat meron kayong mga prenup something, yung mga agreement about that. Kasi baka halimbawa lang, hindi ko naman sinasabi, maghiwalay kayo. Ah, diba nakikita ko yung sinasabi, naghiwalay, pero beneficiary pala siya nung ex niya. O halimbawa, namatay yung ex, beneficiary pa rin siya. O may makukuha siya, plus. O diba? O yan, may pera ka na sa insurance ng ex mo. Okay, isa lang yan na example or situation. Sige, i-off ko na yung recording. Pero kung may mga tanong kayo, you can ask me. Pero so far, ang good news niya natin, maganda yung mga feedbacks natin sa mga output ninyo. Sa mga hindi pa nagsasubmit, go on lang. Kaya yan, matatapos din yan. Paunti-unti, di ba? A day, halimbawa, may isang question kang masagot. Walang problema. At least magagawa mo siya step by step hanggang sa hindi ka ma-failed sa subject. Wait lang, asan na ba yung turn off hinahanap ko? Yung turn off recording, ayun, manage recording. Ayan, so yan nag